No. Hi, my name is Jeanette Gulena, DIF Jeanette. Please watch and subscribe. So, andito po ako ngayon sa rooftop namin na talaga namang kahit pirik yung araw ay talagang medyo malamig pa rin kaya naka-highlight pa rin ang lola nyo. So, gwapo ng mga nare-receive kong volume ng mga messages sa iba't ibang panig ng mundo. Tsakar! Mundo talaga. Well, from Middle East at saka sa Pilipinas po na nagtatanong kung paano nga ba makapunta o paano maka-apply dito sa Hong Kong. So, yung mga ex-abroad na po ano, na umuwi ng Pilipinas, hindi na bago sa kanila to. So, ang ating ipo-focus ngayon ay sa mga first-timer na gustong mag-abroad. Bago ko po sasabihin kung paano talaga yung proseso ng pagpunta dito, para dun sa mga first-timer po, may mga katanungan po muna tayong dapat sagutin or i-consider bago tayo tuluyang mag-decide na mag-abroad nga. Although, nasa gitna pa po tayo ng crisis ngayon, ng pandemic nga, na kinakaharap ng buong mundo. So, talagang ang lahat po ay walang kasiguraduhan na kahit nga po kami ay nanganganib din na baka kami ay mapauwi dahil yun nga, katulad po dito sa Hong Kong, nasa fourth wave po kami ng COVID ngayon. Maraming positive cases araw-araw. Tapos meron na rin po mga Pinay helper na nag-positive na rin po. So, wala pong kasiguraduhan sa totoo lang po ngayon. Anytime na matanggal halimbawa or matanggal yung aming mga amo sa trabaho, pwede po kami mapauwi din ng Pilipinas. So, but anyway, hoping and praying na hindi po mangyayari yon dahil napakahirap nga po ng ikabubuhay natin, lalong-lalo na po sa atin sa Pilipinas. So, ngayon po sa mga first-timer, nais ko lang pong itanong, ikaw po ba ay gaano kakahanda na mangibang bansa? Ikaw ba ay nanay na? Ilang taon yung maiiwan mong mga anak? Para saan ba at bakit mag-a-abroad ka? Kasi kung halimbawa lang po, simpleng financial problem lang, dinidiscourage ko po kayo na wag na mag-abroad kasi mas masarap pa rin po ang nasa Pilipinas tayo. Tapos syempre, kung may maganda kang trabaho sa Pilipinas, wag mo nang iwanan kung nandiyan ka sa Pilipinas. Kasi lahat po tayo walang kasiguraduhan hanggang kailan itong pandemic na ito. So talaga naman po dapat maging wise at practical din po tayo, lalong-lalo na po sa paggastos. At ito po yung isa pang point of view na kung talagang mag-aabot ka as DH po, talaga naman pong willing ka bang magtapyas or willing mo bang tapyasan ang iyong pride? Gaano ba kahaba yung pasensya mo? Kasi dito kung halimbawang may trabaho kang maganda sa Pilipinas tapos iniwan mo lang dahil mas malaki yung sinusweldo dito sa abroad, pag-isipan nyo po munang maiigi yung desisyon nyo. Kasi yung pag-a-abroad pa ay hindi biro. Hindi po talaga biro. Yan po ang paulit-ulit naming sinasabi na kailangan sa bago ka mag-abroad, ikaw ay matatag. Ikaw ay matiisin. At saka yun nga po talagang willing mong ibaba or willing mong apakan yung pride mo. Dahil remember, wala ka po sa atin, wala ka sa Pilipinas, may amo po tayo. Kung sa tingin mo po ay hindi mo po kayang gawin yun, utang na loob, wag na po kayo mag-abroad. So, napakahirap po nun. Although, hindi pa naman po open ang Hong Kong ngayon. Dahil marami po sa mga employer ngayon na nag-hire na ng helper dito sa Hong Kong na nandito na kasi less na po ang payment na babayaran nila
unlike po pag nanggaling pa sa Pilipinas, isasagutin pa po nila yung hotel accommodation for quarantine, for 14 days quarantine. So, malalakihan po talaga. Kaya ang mga employer po ngayon din ay talagang wise na rin na nandito na lang, nandito na sa Hong Kong yung kanilang i-hire. So, ito na po yun kung paano yung proseso ng pag-apply dito sa Hong Kong. Siyempre, doon po sa, inuulit ko po sa mga first timer po kasi although may pagkakaiba yung proseso ng Hong Kong at saka sa Middle East, so halos ano lang din eh, may pagkakaiba man, konting diferensya lang po. So, sa akin po kasi, yung nangyari sa akin, yung proseso na ginawa sa akin dahil may employer nga po ako dito sa Hong Kong, at pero hindi naman po matatawag na ako ay direct hire. Yun, so, report ng agency, screening ng mga dokumento mo, passport, syempre, yung iba mga kailanganin, at signing of contract, and then PDOS and medical, magkasama na po yun. So, kung talaga pong susundin yung tamang proseso po, or hindi naman po sinabi kong mali yung proseso na ginawa ko, kung halimbawa pong wala ka pang employer, which is mag-a-apply ka pa lang po talaga papunta dito, or kumbaga, nakita mo na through ads lang, di ba po? So, syempre, kailangan mo pumunta ng agency. Ito po yung aking ginawang listahan, na which is ipapakita ko po on screen. Filing of application, syempre. Nandun po yung evaluation ng application mo, pre-screening, at saka initial interview, at saka initial selection. Pagkatapos po nun, magkakaroon po tayo ng, pag sa agency po, magkakaroon ka pa ng photo-video na tinatawag nila. So, wala pa po kasi mga prospect na employer yon. So, hahanapan ka pa. Kumbaga, ibibenta ka pa po ng agency. So, may examination po yun. Mag-undergo ko po ng training. Tapos, kapag may interview ka na po, final interview, yun po yung sa employer na. And then, kapag kapasado ka po sa interview ng employer mo, na hired ka na, so, dun ka po mag-PPDOS. Mag-medical. Medical lang, phase 1. And then, phase 2. And then, papasok po tayo sa documentation, contract signing, authentication of documents. And ito po yung nakapaloob sa DFA, sa embassy, at saka sa POEA. Ito na po yung contract processing. Tapos, visa processing or stamping. Saka pa lamang po papasok itong seminar or PDOS. And then pagkatapos po nun is flight, itinerary na, booking on reservation ng inyong mga ticket, and pangpito, departure po yon. So, maximum po ng processing nito is nasa 2 to 3 months processing. Pero ngayon po ay talaga namang napakatagal, at hindi ko po sigurado na, or kung hindi ko po sigurado kung kailan ulit mag-o-open ang agency natin, or kasi napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon. So yun nga po, from Pinas, paglapag mo dito ay magkakaroon ka pa ng 14 days quarantine, which is napakahirap. By the way po, doon po sa in-situ natin na training, ito po yung trade test, at saka yung sa training natin ng in-situ, based on my experience po, yung inaral ko po kasi doon sa training na yon, hindi ko po na-apply dito sa trabaho ko. Pagiging katulong naman po kasi ay hindi naman po required na i-training ka sa bed setting, kasi hindi naman po ito for hotel eh. At saka yung international table setting po, hindi po nagagamit yan dito. Sa totoo lang. So, ang sa akin lang po ay wag po nating i-focus yung training doon sa iba pang ano. Kasi yung pagiging helper po, kasi parang nasa loob ko lang din po ng bahay. Although yung mga kagamitan nga lang po dito ay talagang medyo aangat kumpara sa atin.
kasi nga mga automatic. So madali naman pong pag-aralin yun kahit isang araw lang. So sana po makarating din ito sa TESDA natin, na yung training po sana natin ay talagang i-focus na lang sa language, kasi ang nagiging pinaka-problema po talaga kasi dito is communication. Kasi dati, ito honestly po pasensya na po dun sa training center na aking napag-training, na talaga naman pong wala po ako natutunan dun eh. Cantonese wala po, wala pong tinuro. Kusumbaga, pera-pera lang din po eh. Kaya ayaw ko pong mangyari ito sa mga susunod pa na mga magti-training. So, yun nga po. Dapat po talaga na ang i-focus po natin ay yung communication, yung language. Sana po makarating ito sa TESDA. Sayang lang po kasi yung binabayad ng aplikante na halos wala naman ding wala naman din natututunan. Kumbaga, unlike po kasi pag mga Indonesian, yung training nila is talagang sa more on Cantonese. Kaya pagdating po dito ng Indonesian, talagang bihasa sila sa Cantonese. Kaya mas pagdating sa mga matatanda na alagaan na amo mo, Indonesian po yung in-demand, kasi napaka-fluent po nila sa Cantonese eh. So, yun po sana ang i-focus natin sa training, na yung Cantonese or sa communication skills. Yun po ang ating dapat i-improve. Kasi pagdating dito ng pagkadating dito ng helper, hindi siya nagustuhan ng amo. Kasi meron naman din tayong kumbaga okay lang sa interview, tapos pagdating mo dito, hindi mo pala kaya yung trabaho. Or hindi kanila gusto, dahil karamihan po kasi sa mga Chinese ay may mga feng shui or feng shui na sinusunod. So, ito sad to say na kahit walang gaanong, walang bearing doon sa trabaho mo, bigla ka na lang i-terminate, or hinahanap nila mismo yung fluent ka sa Cantonese pero hindi ka makapagsalita ng kahit na basic. Kasi sa OWA naman din, yung tinuturo lang doon is 3 days, 'di ba? So ano lang yung matutunan mo. Kaya pagdating dito, pag na-terminate ka is 50-50 yung chance na ma-hire ka ulit, kasi ang karamihan nga pong hinahanap dito talaga ay hindi naman din fluent sa English, kundi marunong ka mag-Cantonese. So, yun po yun. So, sana nga lang po makarating ito sa kinauukulan, na sana i-focus natin sa communication skills. Although lahat naman po tayo or tayo bilang Pilipino ay kilala sa multilingual, at saka mabilis naman tayong makakatch up na mga lingwahe. So iba pa rin po yung inaaral talaga natin. So yan lamang po ang aking maitatakil ngayon. Kung nakikita nyo po ang hawak kong papel, ito po yung print out ko kagabi, kasi marami nga pong nagtatanong sa akin kung ano ba ang bawal at dapat at hindi dapat na gawin pagdating dito sa Hong Kong ng isang helper, or pagdating ng isang helper sa kanilang destinasyon, lalo nga po dito sa Hong Kong. So sa susunod ko pong video, itatakil ko po yung karapatan mo bilang helper, na hindi ka naman na dapat maabuso ng iyong mga amo. So stay tuned and wait for my video up next, para po dito sa itatakal kong rights. At kahit po siguro na nandito na sa Hong Kong na mga helper ay nakakaligtaan pa rin pong basahin yung handbook na binibigay sa immigration or sa arrival area pa lang ng airport dito sa Hong Kong. Meron po kasing migrants na namimigay ng mga handbook or guidebook, pero siguro ilan lang po nakakabasa nun. So sa ngayon po kasi, kung talaga may magpo-focus or may magpapaliwanag,
ng tungkol doon sa handbook na yun or sa karapatan ng isang helper, ito po yun. I will do my best po na ma-explain ng kahit papaano at sana ay may maintindihan naman po sa pag-i-explain ko yung makakapanood nito. So, yun lamang po. Maraming salamat po. And please don't forget to subscribe my YouTube channel, DIFG Jeanette. Thank you so much. Bye-bye. Have a blessed day ahead and advance Merry Christmas. Ho, ho, ho. Moving on just isn't worth